Ano ang gut acne? Alam nyo ba guys, ang gut acne ay hindi isang medically recognized na diagnosis? Kasi guys, may mga researches na nagpapakita ng posibleng link between gut health and development of acne vulgaris. And recently guys, may mga studies na nagpapakita ng link between our brain health or mental health and also gut health and the development of acne. So basically guys, pinapakita ng mga studies na ito na pag nagkaroon tayo ng psychological distress, with or without high-fat diet and processed foods, makakaapekto ito sa movement or paggalaw ng ating gut and also yung mga bacteria na nakatira dito. So ito ay nagsasanhi ng pagkawala ng normal microbial biofilm, particularly bifidobacterium. So eventually, dahil dito nagkakaroon ng intestinal permeability and yung endotoxin na napoform natin sa loob ng ating mga guts ay pumapasok siya sa mga cells ng ating gut and eventually na-absorb natin siya papunta sa ating whole system. Dahil sa mga ito, nagkakaroon ng increase or pagtaas ng inflammation and oxidative stress sa ating katawan. Nag-elevate ito or nag-increase ng substance P. And also, bumababa ang insulin sensitivity natin dahil nga dumadami yung endotoxin sa ating katawan. So guys, pag nangyari ang mga ito sa isang individual na genetically predisposed or at risk to develop acne, tumataas ang risk niya para mag-produce ng excess sebum sa kanyang mga pores or hair follicles. And that eventually leads to exacerbation or paglala ng ating acne. And guys, pag lumala ang acne, magkakaroon ng additional psychological distress ang pasyente na siya namang makakaapekto sa mental health ng pasyente. So para talaga siyang cycle guys, no, never-ending cycle siya. So basically guys, yung summary lang ng mga theories or mga studies na ito, tatlong angulo siya. Kung meron tayong psychological stress or distress, pwedeng maka-apekto sa gut health, pwedeng maka-exacerbate ng acne. Ang pangalawang angulo, may psychological stress and then kumakain tayo ng mga bagay like high-fat diet, processed foods, low-fiber diet, hindi maganda yung diet natin. Those combination can lead to affect gut health and exacerbate our acne. Sa pangatlong angulo naman, walang psychological distress yung pasyente, pero meron siyang high-fat diet, processed foods, low-fiber, pwede itong maka-apekto sa gut health and can lead to exacerbation in acne. So as much as possible guys, kailangan din natin maging positive pa din and also huwag masyadong maging stress kasi nga nakakalala ito somehow ng ating acne. So if kailangan mo ng support or kailangan mong feeling mo, kailangan mong i-share yung stress mo or i-unload yung stress na nararamdaman mo, please talk to your family members. Also, you can talk to your board-certified dermatologist and he or she can refer you to a psychiatrist or a psychologist. And if you feel like you're somebody who is sensitive to food and feeling mo yung acne mo nagre-react siya sa mga kinakain mo, I will suggest you to have a diet that is low glycemic index and rich in fiber. So, nandyan po yung mga vegetables and mga fruits natin. And kung gusto pa nating masuportahan ang health ng ating gut, pwede tayong mag-focus in nourishing our good bacteria kung saan yung mga probiotics and prebiotics ay nakakatulong. So, may mga pagkain po na mataas or natatagpuan yung probiotics and prebiotics, nandyan po yung yogurt, kefir, at saka yung mga ibang food here and also prebiotics, fruits, vegetables, legumes, and whole grains. Some people would like to get their prebiotics and their probiotics supplements. Sa akin, wala namang problema yon. Basta guys, huwag nyong gagamitin ang mga prebiotics and probiotics as a standalone treatment for your acne. Kasi guys, hindi lang naman kasi about gut health ang acne. So may mga causes po ang acne. Medyo complex po siya na inflammatory skin condition. So basically, yung causes niya ay perifollicular hyperkeratosis, excess sebum, microbial colonization, and inflammation. So maybe yung gut health natin may contribution siya sa inflammation, indirectly also through excess sebum. But it doesn't really address the other aspects of acne, which is perifollicular hyperkeratosis and microbial colonization. Kaya guys, ang go-to pa rin natin in terms of treating acne, of course, is your skincare and other oral medications kagaya ng iyong antibiotics and oral retinoids. And if you still want to further support your acne treatment, walang problema guys. In my opinion, pwedeng-pwede kayong mag-probiotics or prebiotics kung gusto ninyo.
Kasi guys, for me, I always believe na ang balat natin or other organ systems do not exist in isolation, but they usually interact with each other directly or indirectly in some manner. Again guys, gut acne is not actually a formal or proper diagnosis. Kung gusto mo talagang ma-diagnose properly yung acne type mo, pwede tayong mag-consult with our board-certified dermatologist para ma-diagnose kayo ng tama and mabigyan kayo ng treatment ng tama din. Kasi guys, if mali ang diagnosis, most likely mali din ang magiging treatment. Alright guys, for more acne tips, follow me and Basta Acne DMD. Bye DMD stunners!